Magandang araw po sa inyong lahat. Bali, ito pong ituturo ko, simple lang, pero marami po kayong matututunan. At para sa akin, ito po yung technique na makakatulong po sa inyo para mapabilis yung inyong pag-aaral sa English para matuto po agad kayo sa madaling pamamaraan. Bali, ang ituturo ko po sa inyo ay ang istruktura po nung ating gagawing mensahe. Pag sinabi kong istruktura, yung mga salitang gagamitin ko. Okay, kung anong uri. Okay? Kung mapapansin nyo, nakalagay dito, ang sahig. Pag in English nyo ang sahig, yung ang, the. Yung sahig, floor. Yung I, i-English po natin bilang is. Okay, wala po tayong babaguhin dito sa ang sahig, I. Pag in English, the floor is, wala po tayong babaguhin. Ang babaguhin lang po natin ay yung kasunod po noong I. At ito po yung sumunod, yung adjective. Na ito pong adjective, inilalarawan niya itong sahig. Okay? Bali, syempre, pag ilalarawan natin yung sahig, may iba't ibang paglalarawan yan. At nagbigay na po ako ng listahan. Okay? Katulad po nito. Ang sahig ay makintab. Pag in English nyo yun, the floor is shiny. Ganyan lang po kadali. O isa pang pagsasalarawan sa sahig. Ang sahig ay semento. Pag in English nyo yung semento, cement lang po. The floor is cement. Ganun lang po at nakakapag-English na po kayo. At ang maganda po nga po dito, natututo rin po kayo kung paano isasalarawan ang sahig sa iba't ibang pamamaraan. Okay po? So, umpisa na po nating ilarawan ang sahig. Okay? The floor is shiny. Ang sahig ay makintab. The floor is cement. Ang sahig ay semento. The floor is smooth. Ang sahig ay makinis. The floor is wax. Ang sahig ay nakawax. The floor is non-slip. Ang sahig ay hindi nakakadulas. The floor is carpeted. Ang sahig ay naka-carpet. The floor is marble. Ang sahig ay marble. The floor is uncarpeted. Ang sahig ay hindi naka-carpet. The floor is dusty. Ang sahig ay maalikabok. The floor is wood. Ang sahig ay kahoy. The floor is sanded. Ang ibig sabihin ng sanded, ang sahig ay sinander. Maaring sandpaper o sander. Okay? The floor is dirty. Ang sahig ay marumi. The floor is beautiful. Ang sahig ay maganda. Okay? So, ang tatandaan nyo lang po dito ay itong adjective natin. Okay? Para sa floor. Itong mga adjective na ito. Tagalarawan sa floor. Para dumami po yung kaalaman nyo sa pagsasalarawan sa ating pinag-uusapan. At yung nga po ay yung floor. So, tapos na po tayo dito sa isang listahan. Doon naman tayo sa pangalawa. The floor is slippery. Ang sahig ay matulas. The floor is wet. Ang sahig ay basa. The floor is uneven. Ang sahig ay hindi pantay. The floor is polished. Ang sahig ay nakapolish. The floor is concrete. Ang sahig ay konkreto. The floor is hard. Ang sahig ay matigas. The floor is clean. Ang sahig ay malinis. Okay? Tapos, the floor is rough. Ang sahig ay magaspang. The floor is flat. Ang sahig ay patag. The floor is lower. Ang sahig ay mababa. The floor is higher. Ang sahig ay mataas. The floor is bare. Ang sahig ay walang gayak. So guys, sana po makikilista po ito sa inyong notebook at makikitandaan para marami na po agad kayong panglarawan patungkol po sa sahig. At saka, pag ang pinag-usapan nyo ay sahig, marami po kayong masasabi doon sa sahig. Diba po ba? So, makikitandaan po ito
at ito po. Okay, yung dalawang listahan natin para sa sahig. Maraming salamat po.